The word of God, Pastor Rick Belmonte. Amen. I hope that's music prepared our heart for the listening of the word of God, for the preaching of the word of God. Music is very good. We love music. We love God's uplifting music. But there's no substitute for the preaching of the word of God. Parang wala akong kausap. Pasensya na po kayo, talagang mainit ang panahon. Kasi nasa Pilipinas po tayo. No? Kaya pagpasensyahan niyo na po at kaya panalangin natin na magkaroon tayo ng insulator. At next week ay meron ng insulator dyan, hopefully, para hindi na tayo ganong mainit. Matthew chapter 16, a familiar passage in the book of Matthew. Matthew chapter 6, from verse 19 to verse 24. All right? Are you there? Matthew 6, verse 19 to verse 24. Let's read it responsibly. Sabay-sabay po tayo sa verse 24. Are you there? Okay, sa mga walang Bible, please share your Bible kung kayo ay merong Bible. Okay. Matthew chapter 6 in verse 19, the Bible says, "Lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust does that corrupt, and where thieves break through and steal. Lay not up for yourselves treasures in heaven, where neither moth or rust nor that corrupt, where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye. If thine eye is a single, the whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? No man can serve two masters, for neither he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. He cannot serve God and mammon." Mammon is money. No? You cannot serve two masters. You cannot serve God at the same time, money. Right? Let's choose one. Alright? Tayo po yung sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Muli po yung nagpupuri kami at nagpapasalamat sa oras na ito na muli na naman po kami makapag-aaral ng inyong mga salita. I pray, O God, na patuloy po kayong paunahan at kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin, Panginoon Diyos. Gamitin mo lamang po ang bibig ng inyong lingkod at kayo po ang patuloy na maglagay ng mensahe sa puso at isipan ng bawat makakapakinig. At ang mga salita mong mahayag ay tumimo sa aming puso at isipan at lumago, Panginoon Diyos, sa aming pananampalataya. Okay, salamat po sa katapatan mo po. Pagpalain mo po ang aming pastor, Pastor Hill, at pagdating po si Pastor Ed, ang bawat preachers and pastors na nangangaral ng iyong mga salita sa oras na ito, ay pagpalain mo po at gawin mo po daluyan ang pupala para maabot ang pangangailangan ng mga tao sa kanya-kanya po naming area of responsibilities at ganun din po lalatikit ng inyong mga anak. Okay, salamat po. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo at patawad sa bawat pagkakasal at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po magsipo. Okay, wala akong relo. Tignan ko nga. Okay na yung internet natin, yes. So, pagpray na po natin yung ating PLDT. May problema siya ngayon. Ready? So, pagpasensyahan niyo po muna yung init.
nasasaan ba at lalamig din yan. No, huwag tayong magreklamo pag mainit at pag maulan, nagreklamo din. Walang mapaglalagyan sa atin ng Panginoon. No. Kaya anuman, saan man tayo sitwasyon nilagay ng Panginoon, learn to enjoy it. Amen? Kaya patuloy tayong lumagoy sa ating pananampalataya. Right, this passage or passages na binasa po natin, ang topic dito, and this is one of the teachings of the Lord Jesus Christ, at ang kanyang topic or subject for this matter is about money and worries, no? Pero hindi yun ang kukuhanin kong topic bagamat related doon, kundi ginawa ko itong the greatest investment. We need to learn the greatest investment that we could invest. Yung mai-invest natin sa ibabaw ng lupang ito o sa buhay na ito. Ano nga ba yung greatest investment na pwede nating gawin sa habang tayo'y nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito? Of course, when we talk about investment, we always think of a profit. Di ba? Pag nag-invest ka, mag-iisip ka siyempre, bago ka mag-invest, mag-iisip ka ng pakinabang, profit. No? Pag nag-invest ka, inaasahan mo, magkakaroon ka ng tubo. And that is the normal process. Kaya ka nga nag-i-invest para kumita. No? Yan yung sa business side. No? Pag pinag-usapan yung pera, pag pinag-usapan yung investment, kaya kinakailangan mo, nag-aano ka, nag-iisip ka kaagad ng kikitain. Kaya nga sa mga businessman, bago sila mag-put up ng business, magagawa sila ng feasibility studies, at yung nandun na yung possible expenses, manpower, finances na kailangan, then at pagka nagawa niya na yung kanyang puhunan, ilagay niya na sa ayos yung kanyang investment, mag-expect siya siyempre ng profit. No? Mag-expect siya. Kaya nga, meron tayong tinatawag na time deposit sa bangko. Diba? Nag-iisip tayo nung tubo ng pera natin, nilagay natin sa time deposit. O yan man ay savings deposit. O yan man sa trading. Oh, meron tayong tinatawag na multi-level marketing. Kaya nagkumukuha ng maraming heads kasi gusto mong magkaroon ng profit later on. O yan man ay binary. O yan man tinatawag na networking. So, lagi tayong nag-iisip ng profit. Amen? Kahit anumang klase. Rice trading, dun sa Nueva Ecija. Nung kami po yun nandun pa, mga 19... Forgotten. No? So, 19, kailan ba ako ron? Yun. Nakalimutan ko na. Nakabilang nawala sa, no? Bilang nabura sa memory ko. So, nung sila yung mga bata pa, no? doon ako nakakilala sa Nueva Ecija. So, usong-uso din yung trading. Pagka ikaw nag-invest ng 1,000 sa magpapalay, no? Ibabalik sa'yo yun ng merong dalawang kaban na palay, no? Something like that, medyo nakalimutan ko. Pero tubo talaga na doble yung pera mo. Or triple pa. Kasi for 3 months, kasi bago mag-ani, saka mo palang makukuha yun eh. So kaya ka nag-invest, you're expecting profit. Profit. Di ba? Di ba, no? Kaya mga negosyante, naunawaan niyo yung sinasabi ko. Kung kayo man ay hindi negosyante, dapat maunawaan nyo pa rin. No? Kaya tayo nag-i-invest, nag-iisip tayo ng profit. Pero ang Panginoong Jesucristo ay dinidiscourage niya yung kanyang mga disciples na mag-invest ng treasures nila upon this earth. No, di ba? Dinidiscourage niya yung kanyang mga disciples na mag-invest ng kanilang pera. Now, therefore, kung dinidiscourage niya yung mga disciples, na yung disciples ay pinangalan ng Christians, at we are Christians today, no, dinidiscourage din tayo mag-invest
ng ating pera sa ibabaw ng lupang ito. No? Hindi, pero hindi ko po kayo dinidisguise kayo mga businesswoman, businessman, hindi po, hindi po. Gusto ko lang makita, ipakita sa inyo, what is the greatest investment na itinuturo ng Biblia? Huh? What is the greatest investment that we could invest in this earth na hanggang sa langit ay mapapakinabangan natin? No? Kaya nga sabi ng Panginoon, sa verse 19, lay not up for yourselves treasures upon the earth. Yun, sabi niya sa mga disciples niya eh. Bakit? Huwag ka mag-invest ng kayamanan mo sa lupa kasi meron ditong moth, rust, that corrupt, where thieves break through and steal. Maraming magnanakaw. Maraming politicians. Ha? So, huwag kang mag-invest ng treasures mo dito. Instead, mamaya, nasa point, sa last point, yun ang ibibigay ko sa inyo. Invest your treasures in heaven. Not on the earth. No? What? Ang tanong ko, ano nga ba ang greatest investment na pwede nating ma-invest sa ibabaw ng lupang ito na sigurado tayong gaganan siya. Sigurado tayong magpo-profit. Amen. I hope you're still interested. Kahit mainit. So ulitin ko, the greatest investment. Mark chapter 8. Point number 1. Makikita natin sa Mark chapter 8. Ano sabi niya sa Mark chapter 8 in verse 34? And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. This is Jesus' invitation. Kung sino man ang lalapit sa akin, sabi ng Panginoon, ha? Ay kinakailangan niyang itanggi yung kanyang sarili at batayin yung kanyang cross. It means willing siyang mag-sacrifice for the sake of Christ at siya susunod sa Panginoong Hesukristo. Yung sino man, kung sino man gustong sumunod sa Panginoon. And by the way, we're all followers of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. We are disciples. We're Christians. Amen? Yan po ang ibig sabihin ng Christians, disciples, ng disciples, ay followers of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya kung gusto natin maging followers of the Lord Jesus Christ, kinakailangan nating huwag pahalagahan yung sarili natin bagkus matuto tayong batain kung anumang cross, anumang problema, anumang pasakit ang madadaanan natin along the way. We are willing to sacrifice anything para lang makasunod tayo sa Panginoong Hesukristo. Hindi kasi madaling sumunod sa Panginoon. Ha? It takes a battle. Merong battle sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Kaya sabi niya sa verse 35, for whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. Alam niyo, sabi ng Panginoon, kung sino man magpahalaga sa kanyang buhay, mawawala to. Pero kung sinong mabaliwalain niya yung kanyang buhay for the sake of the Lord Jesus Christ and for the sake of the gospel's, siya yung magkakaroon ng buhay. Amen. Siya yung magkakaroon ng buhay. So napakahalaga na maunawaan po natin na sinasabi ng Panginoon na ang the greatest investment in this life is our own life. Amen. The greatest investment is our own life. I-invest natin yung buhay natin sa Panginoon. For the sake of the Lord Jesus Christ and for the sake of the gospel. Amen. Mas mabuti lang mamatay na identify tayo sa Panginoong Hesukristo.
kaysa itanggi natin ang Panginoon at mabuhay tayo, nakakahiya yun. Mas maganda ng mamatay na kay Kristo. For to me, to live is Christ and to die is gain. Sabi ni Apostol Pablo. Pero karamihan sa mga Kristiyano or minsan yung mga Kristiyano na ikinahihiya natin ang Panginoong Jesucristo. Mamaya makikita natin yung consequences ng pagdideny natin o pagpapakahiya natin sa Panginoong Jesucristo. Amen. So the greatest investment is number one is our own life. Ibigay lang natin yung buhay natin sa Panginoon. Amen. For the sake of Christ and for the sake of the gospel. Amen. Amen. Sabi niya sa verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong pakikinabangin ng tao, makamtan niya man niya ang yaman ng sanglibutan, pero yung kanyang reputasyon, yung kanyang kaluluwa ay mapapahamak. Mawawala. Anong pakinabang? Sabi ng Panginoon, walang pakinabang yun. Hindi yun profit. Ha? Pero sa sanglibutan, akala nila pag marami kang pera, marami kang kayamanan, marami kang bahay, marami kang alipin o mga servants, profit yun, marami kang perang panggastos eh. Ha? Pero sabi niya, sa Panginoon, hindi yun profit. Ay, ang kinakalugdan ng Panginoon, yung mga Kristiyana, yung mga Kristiyano na sumusunod sa Kanya for the sake of His name and for the sake of the gospel. And they are willing to die for Christ's sake. And they are Christians. They are the followers of the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi niya sa verse 37, or what shall a man give in exchange for his soul? Ano nga ba ang pwede mong ipagpalit sa iyong buhay? Ano nga ba ang pwede mong ipagpalit sa iyong kaluluwa? Nothing. Wala kang pwedeng ipagpalit sa buhay mo, kapatid. Nothing is more important than this life, which is in Christ Jesus. Walang mas mahalagang buhay kundi yung buhay na nasa Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. And verse 38, sabi niya, whosoever therefore shall be ashamed of me and for my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Kung sino man, sabi ng Panginoon, magmamakahiya sa akin sa gitna ng makasalanang sanglibutan na ito, ay ikakahiya ko rin sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng mga anghel. Sa muli niyang pagparito, na siya ay nasa kanyang glory na, nasa kanyang kaluwalhatian. Amen. But then, there's no reason na matakot tayo o mahiya tayong mag-invest ng buhay natin para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. He is the omnipotent God. He is the omniscient God. He is the omnipresent God. He is the immutable God. Walang dahilan para hindi natin ibigay ang buhay natin sa Diyos. Ha, kaya kung meron mang mahalagang investment sa buhay na ito ay yung mismong buhay natin. At ang maganda rito, kung ibibigay natin yung buhay natin sa Diyos, yung ang Panginoon na nangako sa atin, o the omnipotent God na nangako sa atin, tayo ay bibigyan niya ng more abundant life. Masaganang buhay ang ibibigay niya sa atin sa ibabaw ng lupang ito kung ipagkakatiwala lang natin ang buhay natin sa Panginoong Jesucristo. Amen. But all we need to do is to invest our life.
to God. Amen. This is the greatest investment. Alam niyo, hindi lang nga buhay eh. Hindi lang basta buhay, hindi lang just abundant, but enjoyable, eternal life. Yung buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Minsan yun lang nagpapasaya sa inyo pag merong sayo-sayo na worship eh. Ha? Pero hindi yun. Ang buhay na masaya, yung alam mo na ang buhay mo ay ginagamit ng Panginoon. Ha? Ibinigay mo ito sa Panginoon at ipinagtitiwala mo ito sa Panginoon at gusto mong ang buhay na yan ay gamitin sa'yo ng Panginoon. Gamitin ng Panginoon. Amen? And this is the greatest investment that we could invest in this life. Our own life. Amen? Nakita niyo po ba yung pangako ng Panginoon sa kanyang mga disciples? Na pangako nila ng Panginoon sa atin? Kung ipagtitiwala lang natin ang buhay natin sa kanya? Ha? Ano lang kailangan natin gawin? Tama sabi ni Apostol Pablo. In Romans chapter 12, a familiar passage in the book of Romans. The Bible says in Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. This is all we need to do. To offer, to invest our life to God, holy, unadulterated, walang kasala. Hindi sinabing hindi ka na nagkakasala, pero hindi mo sinasadyang magkasala against the will of God. It's because this is the only acceptable and reasonable service that we could invest to God. Ito yung reasonable service lang natin na pwede nating i-invest, pwede nating ibigay sa Panginoon. Amen. Tingnan niyo mabuti. Balikan ko lang yung ating talata. The greatest investment. Ang pinakadakilang investment na pwede nating i-invest ay yung ating buhay mismo para sa Diyos. Amen. Kung maibibigay lang natin ang buhay natin sa Diyos, ay gagamitin tayo ng Diyos. And then this is more profitable than any investment in this world. Ha? Yung maibigay natin yung buhay natin sa Panginoon at tayo gagamitin ng Panginoon sa mga tao at magsasabi yung taong yan talagang sumusunod kay Kristo. Yung taong yan, grabing taong yan. Nakikita nila yung Kristo sa buhay natin, kapatid. Bakit? Dahil pinigay na natin yung buhay natin sa Panginoong Hesukristo. Dapat ang Panginoong Hesukristo ang nakikita sa buhay natin. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya may pagbabago yung buhay ng tao pag ito'y ibinigay niya sa Panginoong Hesukristo. And a good thing is, pag binigay natin ang buhay natin sa Panginoon, gagamitin tayo ng Panginoon para sa mga sa ibang mga tao. Just preach the gospel. Amen. Go and preach the gospel. People need the gospel. Kailangan tayo ng tao. Tayo yung
pag-asa ng mga taong hindi nakakakilala kay Kristo. Marami pang tao sa paligid natin na hindi nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. Ang akala nila sa Panginoong Hesukristo ay isang hamak na tao lang o special na tao lang. No sir, no ma'am. Ang Panginoong Hesukristo, He is an omnipotent God. He is Jehovah. Amen. At kung ipipigay natin yung buhay natin sa Panginoon, gagamitin niya ng Panginoon, and that is more profitable life in this earth. Kaysa naman mag-invest ka, nagkatangkanda ko ba ka na sa pagtatrabaho, paghahanap buhay, sa business mo, lahat ng oras mo, inubos mo na. Tapos wala ka namang naakay na kaluluwa. Eh sabi ng Panginoon, mas mahalaga yung buhay kaysa sa pera, sa treasures. Amen. Mas mahalaga yung bawat kaluluwang maliligtas na makakapakinig ng gospel. Amen. At kung gagamitin tayo ng Panginoon sa isang tao na yan, sabi ng Biblia, pag may naliligtas na tao, pag may nag-repent na tao, yung buong kalangitan ay nagkakasiyahan. Pero kadalasan nakafocus tayo sa profit ng pera natin sa ibabaw ng lupang ito. Amen. But life is more important than the profit. I hope you're listening. Mahalaga yung buhay. So we need to offer our life to God. Holy and acceptable to God. Because this is a reasonable service to our Creator. Ito lang yung karapatan nating paglilingkod sa Diyos. Kailan ka pa maglilingkod sa Diyos? Pag wala ka na bang lakas? Pastor, hayaan mo lang muna ako ngayon. Maglilingkod din ako balang araw. Kailan? Pag pumarito na ang Panginoon, kapatid, malapit nang pumarito ang Panginoon, huwag mong ubusin yung lakas mo sa kahahanap buhay, pero wala ka naman nahanap na kaluluwa para magkaroon ng buhay. Sayang yung buhay natin na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi man lang natin na ibalik sa Panginoon. Life is more important than a profit. Amen. Kaya kung meron mang greatest investment na pwede nating ma-invest sa ibabaw ng lupang ito ay yung buhay mismo natin. Huwag tayong manghinayang ipagamit ito sa Diyos dahil bawat kaluluwang maliligtas, kapatid, ay yung buong kalangitan ang masaya. Huwag yung ikaw lang yung masaya. Kasi may profit ka, ya, kumita na naman ako. Woo-hoo! How about ka? Masaya rin ba ang Panginoon sa iyo? Baka nag-profit ka nga. Pero yung tithes, hindi mo rin naman na ibalik sa Panginoon. Where is the profit there? Ha? Kung kumita ka nga, pero yung kita mo, hindi mo naman na ibigay, na ibalik yung pera ng Panginoon. Now let me remind you, brethren Christians, let me remind you that 10% of our income is God's. Sa Diyos po yun, hindi yun sa atin. At pag hindi natin ito naibalik sa Panginoon, tayo po yung nagkakasala. Ang tawag sa kasalanan na yun ay robber. Daig pa natin yung bank robberer. Bakit? Kasi ang ninanakawan natin ay ang Diyos. Yun. Masama ang tingin nyo sa akin. Pag nabanggit ko talaga yung itong crucified, sumasama yung timpla nyo eh. Amen. Amen. Ang sinasabi ko sa ating mga kapatid, ang mahalaga sa investment na ito ay yung atin mismong buhay. Ha? Huwag tayong laging maging after sa profit sa kikitain natin. Ha? Ang magandang maging after natin, masaya ba yung Diyos sa kinikita natin?
nakakapag-akay ba tayo ng kaluluwa habang tayo pumapasok sa trabaho, habang tayo ay nagbe-business, meron bang mga kaluluwang naliligtas tuwing may lalapit sa business natin? Kung wala, kapatid, nakakahiya naman. Tayo yung kinumission ng Panginoon na go ye and preach the gospel. Go ye and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and Lord, I am with you always, even unto the end of the world. Sayang yung pangako ng Panginoon. Nakakasamahin niya tayo hanggang sa katapusan ng mundong ito. And yet, kahit isang kaluluwa lang, wala tayong nasharan. Wala tayong nabagaginan ng gospel ng Panginoon. Nakita niyo sinabi ng Panginoon, for the sake of me, for Christ's sake, and for the gospel's sake, it is more far better. And this is the greatest investment that we could invest in this life. Amen. Our own very life. Kapatid, kung meron ka pang reservation, may pinangihinayang ka pa sa sanglibutan, kaya hindi mo maibigay yung buhay mo sa Panginoon. Ang tanong ko, rational ba siya? Ha? Kung susumahin mo siya, mas mahalaga ba talaga siya? I'm not talking about full-time ministry. Hindi ko sinasabi mag-full-time tayong lahat, kasi pag nag-full-time tayong lahat, wala na magpapakain sa mga full-time na malalakas kumain. Hindi ko ibig sabihin yun. Ha? Ang sinasabi ko lang, masaya ba ang Diyos sa buhay natin sa ibabaw ng lupang ito? May naliligtas pa dahil nagbabahagi tayo ng gospel ng Panginoong Hesukristo. Meron bang mga taong natutuwa tuwing nakikita tayo? Ang tao ito, nakikita ko ang Kristo, ang Panginoong Hesukristo sa buhay niya. O ang nakikita sa iyo, Kristo tuwing Linggo, Kristo sa sabungan. Ha? Pag Linggo, Kristiyano ka. Pero pag Lunes hanggang Sabado, Kristituto ka. Ha? Lahat ng bisyo binabalikan mo from Monday to Saturday, but every Sunday nasa church ka. Ha? Kapatid, ang kailangan mo ay invest mo yung buong buhay mo sa Diyos. Not full-time ministry. Ha, hindi ko sinabi mo full-time ka at makasamahin mo kami dito sa church. No. Ibigay mo lang, ipagamit mo lang yung buhay mo sa Panginoon. Ano man, nasa trabaho ka man, ikaw man ay nag-aaral, meron ka mang business. Ang tanong ko lang, meron bang nakakapakinig ng gospel mula sa'yo? Or simply nagsusoul winning ba tayo kahit saan tayo magpunta? Amen. Gagamitin tayo ng Panginoon. Yun yung pakinabang natin eh. Pag binigay natin yung buhay natin sa Panginoon, gagamitin na ng Diyos yung buhay na ito para saan? Para sa mga tao eh. And it's more than a prophet! Mas mahalaga ito sa kita! Mas mahalaga ito sa kwalta! Sa pira! Amen! Yung buhay ay mas mahalaga kesa sa kayamanan. Sabi ng Panginoon, makamtan mo man ang yaman ng 1,000 libot kang ito, pero mapapahamak naman yung kaluluwa mo. Where is the prophet? There's no prophet there. Amen. So our life, buhay mismo natin, ang i-invest natin sa Panginoon. Amen. And the second thing, the greatest investment, not only our life, but the second thing is our time. Time. Balikan natin ating talata sa Matthew chapter 6 in verse 33. Sabi dyan, but seek ye first the kingdom of God
and his righteousness in all these things shall be added unto you. But seek ye first. To seek, it means to worship God first. Unahin muna natin ang Panginoon. Let's put God in the first place, in the top priority of our life. And the most precious time that we could invest in this life. Kung unahin natin, ilalagay natin sa priority, sa top priority ang Panginoon. Ito yung pinakamagandang oras na ilalaan natin, ibibigay natin sa Panginoon. And this is more profitable than anything in this earth. Amen. This is more profitable next to our life, our time. Amen. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Let's worship first. Let worship God first. Let put God first and he will take care of the rest. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And all those things, ano yung these things, ano itong mga bagay na ito na naidadagdag sa atin and just unnaturally. Ito yung iniisip natin na kailangan natin. Pag binasa mo yung mga naunang talata, yung iniisip natin na kailangan natin ng pera, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng damit, kailangan natin ng tahanan, lahat ng yan ay idadagdag sa atin ng Diyos naturally. And that is a prophet! Huh? Unahin mo lang ang Diyos at yung pangangailangan mo sa Diyos, ikusang idadagdag sa atin ng Panginoon. Unahin lang natin yung oras natin sa pag-worship. Unahin natin ang Panginoon. Amen. It is more important to invest our precious time to God. You know why? Tama, basahin natin sinabi ni Solomon in Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes. Chapter 9. And verse 12. Alam mo kung bakit kinakailangan natin i-invest yung ating time sa Panginoon? Sabi dito, chapter 9, verse 12. For man also knoweth not his time. Hindi natin alam yung ating bukas. Hindi natin alam yung ating oras. As the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare, so are the sons of men is snared in an evil time when it falleth suddenly upon them. Our time is uncertain, brethren. We don't really know the certainty of our time. We could be a prey or a victim of the devil anytime. Therefore, it is better to invest our precious time in the works of God. Mas magandang i-invest natin yung precious time natin sa gawain ng Panginoon, sa ministry ng Panginoon. Amen. Then use our time to a lot of profitable things. Kesa gamitin natin yung ating oras, mas magandang kesa magamit natin yung oras natin sa mga unprofitable things, i-invest na lang natin yung precious time natin sa Panginoon. Magagamit pa tayo ng Panginoon sa napakalawak niyang gawain. Kasi pag in-invest natin yung ating time sa mga unprofitable things of this world, just like our vices, tulad ng ating mga bisyo, pag ikaw ay nag-invest ng time sa paninigarilyo, pag ikaw ay nag-invest ng time sa pagsusugal, magpa-profit ka ng poverty. Pag nag-invest ka ng time mo sa sobrang sigarilyo, magpa-profit ka ng cancer.
Ha, pag nag-invest ka ng time mo, sa tuwing makikita mo yung mga kalagada mo, mga kumpare mo, sige, inom. More time to drink. Sige lang, mag-inom ka lang, kapatid. At ang mapaprofit mo ay kidney failure. Liver failure. Ha, sakit sa baga. Ano pang sabihin mong sakit? Yan ang profitable thing. Yan lang ang mapaprofit mo sa unprofitable thing na ininvest mo, unprofitable time na ininvest mo sa mga bisyong ito. Ha? Hepa. Hepa ABC. Kung saan tayo nag-invest ng maraming time, doon tayo maraming ganansya. Di ba? Pag marami kang ininvest na time sa pagsosolwining, maraming makaluluwang maliligtas. Pag marami kang ininvest na time sa pagtitinda, kung ano man ang tinda mo, ay mas marami kang makukuha ng ganansya dyan. Ha, ganun din sa mga unprofitable things na pag-iinvestan mo ng panahon mo, ay kukuha ka rin, magaganan siya ka din dyan. Ha? Subukan mo mag-invest ng oras mo sa sobrang pag-i-ML. Yeah. Mula umaga. Tanghali, hindi na nakakain. Hanggang gabi, nakalimutan ang kumain. Hindi nagtutbas, hindi naligo. Ah, sige lang. Buong magdamag. Oh, wow. Sobrang daming oras na ininvest. Ha? Naalala niyo? Yung isang batang namatay? Yung trending sa FB? Ha? Anong kinamatay? Cause of death? Ay yung komplikasyon nung kanyang pagpapalipas ng pagkain dahil bakit sa dahil sa sobrang ML. Ha? Ay sabihin mo sa akin kung maganda makukuha mo diyan. Pastor, hindi pa naman po ako ganoon ka-addict. Antay-antayin mo lang. Maa-addict ka rin doon ng ganoon ka-addict. Sa palagay mo walang kinalaman ng diablo diyan. May kinalaman palagi si Satanas sa buhay na 'yan. Ayaw ng Diyos na, ayaw ng diablo na mapakinabangan tayo ng Diyos. Gusto niyang ubusin mo yung oras mo sa walang pakinabang. Bakit hindi natin ibigay yung precious time natin sa Panginoon so that magamit naman tayo ng Panginoon? Huwag mong magantayin. Kita mo pag na-addict ka sa ML. Kahit sino kausap mo, wala, hindi ka naman nag-ML. Di ba nakakapag create siya ng bad habit sa'yo, bad mannerism sa'yo. Kayo din naman mga TikTokers. Ha? Kayo mga TikTokers. Tignan nyo, kahit may kausap kayo, bigla kayong ha? Nakakatawa ha? Pero, ganun kayong mga adik sa TikTok? Ha? Gustong-gusto nyo, tignan yung sarili nyo. Iniisip nyo, ay, ang sexy naman nito. Ang ganda mo, day. Ha? Kaya ang gagawin mo, gayahin mo yung mga TikTokers dyan na wala nang damit, halos walang damit. Naka-spagetting pababa at pataas, naka-hanging blouse, two-piece na lang. Ha, tapos titik mo kala, papakit ka. Tapos kakausapin mo pa sarili mo dyan. Akala mo ang ganda-ganda mo. Hindi mo nakita pag binalaga mo, para kang loko. Tingnan mo. Ha? Tapos papasexy-sexy ka. Short-short ko pa, very short. Tapos pag ganun mo, kita naman yung mga daming barya dito. Ba't mo naman i-display pa sa buong mundo na yung mga barya na yan?
Maigiging mahaba yung palda mo, nakukuburan eh. Ilalabas mo pa, papakita mo pa sa buong mundo. Ha? Come on. I hope you're listening. You're enjoying, don't you? You're enjoying playing TikTok or dancing TikTok and playing ML, amen? Kapatid, that is an unprofitable thing. Do not invest your time sa unprofitable thing. No, no. Huwag mong gagawin yan. Mga magulang, pag nakita mo yung anak mo na nagbababad sa cellphone, magulang, tanggalan mo na lang ng cellphone. In the first place, hindi nila kailangan ng cellphone. Ang nakapagtataka, parang mas busy pa sila sa atin. Laging nakahawak. Alam mo kung sinong businessman, laging may hawak ng cellphone. Pero pag hindi mo nilodan yun, magagalit pa sa'yo yun. Ha? Tanggalan sa'yo ng cellphone. Cellphone, hindi nila kailangan ng cellphone. Ha? Nag-form lang sila ng bad habit. Ha? Kung nag-i-invest sila ng time, ng mga unprofitable things, ng oras nila sa unprofitable things na ito, unprofitable din yung profit na makukuha nila. Don't allow it to happen. Gaden? Ha? Kayong may hilig sa TV? Ang karamihan dito, mga nanay, susubaybay ng mga teleserye, ako, Korean novela na yan. Tignan mo kung anong nade-develop sa'yo. Pag nag-invest ka ng maraming time sa pananood ng TV, ng teleserye, yung ayaw mong mapuknat yung mata mo sa drama na yan, invest more time on drama. Tignan mo yung buhay mo, punong-puno ng drama. Konting kibot. Bakit akala mo, pakaramdam mo, artista ka na rin? Pag umiiyak yung artista, nakikiiyak ka. Pag tumatawa, nakikitawa ka. Pag na may nakipag-away, nakikipag-away ka rin sa kaaway ng artista ang gusto mo. Anong na-develop? Sa pag-i-invest mo ng maraming time sa television, nothing but your emotion. Nakakalimutan mo yung prinsipyong natututunan mo sa Biblia. At ang itini-stir up sa atin, yung ating emotion, kapatid. And that is unprofitable. Amen. Magulang, wag natin hayaan na magkaroon ng bad habit, bad mannerism yung ating mga anak. Tingnan mo, kabata-bata pa, malabo na yung mata. Bakit? Kasi nung, since 2 years old niya, pinababayaan mong mag-cellphone. Para wag ka lang istorbohin sa ginagawa mo, magulang. Mas magandang tanggalin mo yung cellphone at turuan mo hands-on yung anak mo. Turuan mong magsulat, turuan mong magbasa, turuan mong sumagot ng maayos. Amen. Hindi yung pagka module time na eh. Yung anak mong tinuturuan mo ngayon, maya-maya, wala na. Ikaw na lang mag-isa ang sumasagot. Asa na kaya anak ko? Pero ikaw, tuloy-tuloy pa rin sa pagsagot ng module nila. Ha? Sino natututo? Ikaw, magulang. Yung anak mo, walang alam. Ha? Bakit pinabayaan mo mag-invest ng oras niya doon sa labas ng bahay? Na-check mo ba kung anong ginagawa nun? Baka nasa karakrusan yun. Ah, baka nasa inuman na rin yun. Habang gumagawa ka ng module mo. Ha? Ang module ng anak mo. Ha? Huwag natin pabayaan, mga magulang. Turuan natin sila na maupo sa panahon na dapat silang maupo. Turuan natin silang tumayo sa panahon na dapat silang tumayo. Turuan natin sila na magtrabaho sa panahon na dapat silang magtrabaho. Amen! Amen. Huwag natin silang pabayaan, kapatid, na mag-invest ng oras nila sa mga unprofitable things in this life. Love this life. Amen.
Biruin mo yung anak mo, hindi mo na-check. Na? Hindi nga siya nag-e-ML, hindi nga siya nag-TikTok, pero ang dami namang textmate. Ang daming textmate. Ang daming girlfriend. Minsan namirorongsin pa nga kay pastor eh. Ang daming textmate. Ha? Pag nag-invest ka dyan sa time, sa unprofitable thing, invest ka ng time mo dyan saan? Anong pakinabang mo dyan, kapatid? Hindi, pastor, nagbibigay po kasi siya ng load. Tapos, sa kanya mo rin inuubos. Binigyan ka ng load para ubusin mo yung time mo sa kanya. Anong naitulong niya sa'yo? Maging tamad. Hindi ka nakakapagtrabaho sa bahay, pag-uutusan ka ng magulang mo, hindi ka makasunod. Bakit? Nakatunga ka sa cellphone mo kasi nag-aantay ka ng reply nung ka-textmate mo. When are you dito na me? Ha? Kumain ka na ba? Good night, have a good night rest. I love you. I miss you. Pambira ni, hindi mo nga yata nasasabi yan sa magulang mo na I love you. Tapos paila I love you kasi hindi mo nga kilala. Hindi mo pa nga nakikita, paila I love you kasi hindi mo nakikita. Hindi mo alam kung anong amoy ng kilikili niyan. Hindi mo alam kung anong amoy ng paa niyan. Hindi mo alam kung anong amoy ng bibig niyan. Ha? Baka magkakaparehas yung amoy niyan, amoy imbornal. Biruin mo, natutulog ka na, may kasama ka pang imbornal. Ha? Huwag kang mag-invest ng time mo sa mga bagay na unprofitable, anak. Ibigay mo sa Diyos yung precious time mo, anak. So that yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay sa'yo ng buhay, na nagbigay sa'yo ng pamilya, nagbigay sa'yo ng trabaho, nagbigay sa'yo ng business, yung Diyos na yan ay matutuwa naman sa buhay mo, anak. Hindi yung lagi nilang diablo ang masaya sa'yo. Hmm? Bakit? Masuwayin ka ng anak eh. Nag-uubos ka ng oras sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Ay tuwan-tuwa yung diablo ah. Ha? Amen. The greatest investment. Number one. Nalakan, nakalimutan yung ayat. Ano? What is the greatest investment we could invest in this face of the earth? Our own life. What's next? Our time. Let's invest our precious time to our Creator, our Savior, our Lord. Amen. 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 This is the greatest investment that we could invest in this earth. Our life and our time. And the last is, balik po kayo mamayang hapon. Itutuloy natin mamayang hapon. But let me read you a passage from the book of James. James chapter 4. James chapter 4. James chapter 4. Sa natin sa verse 13. Sabi ni James, go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Wow, what a profit. Pupunta ako doon. Magbabuy and sell ako. Pupunta ako doon. Magbabuy and sell ako. Anong sabi ni James? Sabi sa verse 14,
whereas you know not what ye shall be on the morrow. For what is your life? Ano nga ba yung buhay mo? It is even a vapor that appeareth for a little time and vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this and do that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. What we invest in the works of God or in ministry, anong ini-invest natin sa buhay na ito? Doon tayo gagalan siya. Huwag tayo magmalaki ng oras natin para bukas. Sabi ni Solomon, boast not thyself of tomorrow. Boast not thyself of tomorrow. For thou knowest not what a day may bring forth. Huwag mong ipagmalaki yung bukas kasi hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Mas maganda ngayon yung oras mo ngayon, yung araw mo ngayon ay ilaan mo na lang, i-invest mo na lang sa Panginoon. For what is your life, sabi ni James? It is even a vapor that appeared for a little time, then vanished away. Yung buhay natin ay parang usok lang, parang singaw lang, na hindi tayo magtatagal sa ibabaw ng lupang ito at tayo'y papanaw din. Ang tanong ko lang, nung nabuhay ka sa ibabaw ng lupang ito, ilang oras ang inilaan mo para sa Panginoon? Amen. Amen. Our precious time. So dapat ang pinakamahalagang i-invest natin para sa Panginoon. Minsan nahihirapan tayo. Time na nga lang sa church. Pagpunta sa church, late pa tayo. No? Hindi natin gaanong pinapahalagahan yung time natin para sa Panginoon. Covenant na natin sa Panginoon na merong simba. Sasamba tayo sa pag-start ng 8:30. Pero gusto mong pumunta ng 9:30 kasi Sunday school pa lang naman. Ano sa palagay mo, hindi kasama sa worship service yung Sunday school? Ha? Why don't we spend a little more time para tayo ay manalangin? Lumago naman tayo sa pananalangin. Ayun yung ating team. Be one and be the one in 2021. In his strengthen and our own family first. In terms of prayer, in terms of soul winning, in terms of cheerful giving, let us spend a little more time to pray, to win more souls. Amen. Gamitin natin yung precious time natin para sa ikaluluwalhati ng Diyos at tagapagligtas natin, kapatid. Amen. Life and our time is the best investment that we could invest in the face of this earth. Hindi magtatagal kung lilipas tayo. So yung panahon na ginugol natin sa Panginoon, yun yung matatagpuan natin sa langit. Ano man ginawa natin para sa Panginoon, yun yung makikita natin sa langit. Lahat tayo ay tatayo sa isang hukuman ng Panginoon. We shall stand before the judgment seat of Christ one day. Ang tanong, ano na nga ba ang nagawa natin para sa Panginoon? Ano na ang nagawa natin sa Panginoon? Kung wala pa, bakit hindi tayo mag-start ngayon na mag-gumawa ng decision na magpagamit tayo sa Panginoon? Ilang kaluluwa na ang naligtas na sira natin? Ha? Ibigay na ba natin yung buhay natin sa Panginoon? Yung pressure
precious time natin na inilalaan natin sa ating family, nilaan ba natin para sa Panginoon? Yung family time with God ba natin ay talagang nakasentro sa Panginoon? I hope the message is clear. Jimong, it's your time. Amen. I hope meron po tayong matatandaan sa pinag-uusapan natin. The greatest investment is our own life and our precious time. Spend it with God. Spend it to the works of God. Spend it to the ministry of God. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Muli po nagpupuli kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral, paghahayag ng iyong mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. Salamat po. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. In Jesus' name, I pray. Amen. Kung sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa altar at makipag-uusap tayo sa Panginoon? Why don't you come and kneel down and talk to God? Tayo po lumapit sa Panginoon. Pagkakilin Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Sa lahat po muli sa natapos po namin pag-aaral, pag-ahayag ng iyong mga salita. Ay po, inaputuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. At patuloy po kong gamitin ang bawat isa sa anumang kaparaanan. At yung mga anak ko lumapit sa inyo sa oras na ito, alam mo po ang kanilang inilangan. Alam mo po ang pangangailangan, Panginoon Diyos, ng bawat isa. O Diyos, tugunin mo nga po ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Maasa po kami na kami po'y dinig mo na po sa aming mga dalangin. Inabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. At muli patawad sa bawat pagkakasar at pagkukulang po namin. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, pwede na pong bumalik sa ating mga upuan. And before we, I hope meron tayong natutunan sa umagang ito. Amen. I hope masaya pa rin tayo. Amen. Amen! Alright, before the closing prayer, huwag ulit tayo ng ayuda for the commitment para sa ating ceiling. No, and hopefully, before Sunday, next Sunday, ay makabit natin. Sir, may trabaho ka ba this week? 2 to 3 days na lang. So,
Ngahingi na tayo ng ayuda pagka nawala na ng trabaho si Brother RJ, ito na po yung tatrabahuin niya ulit yung ating ceiling. Ceiling na, ano? Ceiling na. So ang bibili natin yung mga ang tawag yan, double pairing saka yung ganyang mga ang tawag yan, hydroplex, yes. Merong magkano yung hydroplex? 300 pesos. So 300 pesos na hydroplex. Mga ilang hydroplex to, sir? 20. 20 lang ito? Sure ka, sir? Ha? So, sigurado ka, kasi na yung 20. So, lagyan natin ng allowance. Mga ilan? 25. Mare. So, magre-raise tayo ng 25 na, na, ang tawag yun? Hardiplex. Kasi yung 2,000, ibibili na lang natin siya ng metal paring. Kasi na ba yung 2,000 doon? Metal paring? Hindi kasi ah? Mga magkano yan? So marami pa talaga, no? So sige lang. So, i-ano natin ngayon yung kung ilang hardiplex ang kaya mong idagdag, no? So magdagdag tayo ng hardiplex. So sa akin, magdadagdag ako ng 5 hardiplex. So that is 115, tama, sa 300. No. So 5 hardiplex sa akin. Sinong gusto magdagdag ng hardiplex? Pakilista, may naglilista na? Meron nang may hawak ng listahan? Sige, mabilisan lang ito para balay mo bago magano, meron tayong ceiling. Ceiling lang para hindi ganong mainit. Hardiplex. 300 each hardiplex. Kay Joshua isa. Dalawa kay Brother Efren. Dalawa kay Krisha. May naglilista na? Sino naglilista? Ha? Okay, si Faye. Ay, si Faye. Isa. Si, ang tanatanong ko, sino naglilista? Toyang. Hindi ka nang si Imi-Imik. Kay Faye isa, kay Louie isa, kay Tatay Erning isa, bisa mo to yan, sabi mo kung si Tatay Jo ay isa, kay si Faye parang narinig na kita ka ng Tomas. Lima? Ilan? Isa. Isa kay Faye. Si Ma'am Jonah isa. Jonah. Chona? Dora? Ay, si Dora. Si Jap-Jap yun. Si Jap-Jap yun. Jap, magpalit ka ng pangalan mo. Dora ka dyan. Hindi kayo kilala ng operator. Jap-Jap. Si Jap yan. Anak ni Nanay Teresita. Si Dora. Kala ko kung sino Dora. Kaya hindi ko kilala eh. Jap, kay Jap-Jap. Isa, sampu ba? Sampu? Ay, lima. Kay Jap-Jap, lima. Okay. Malayo pa po yung pinanggagalingan nun. Sino pa? Kay? Nanay, Ma'am Dayan, isa. Kay Ma'am Dayan. Kay Ma'am Marley, isa. Kay Nanay Maring, isa. Kay Brother Arnold, dalawa. Kay Brother Angelo, dalawa. Nakuha mo. Baka... Dalawa. Brother Angelo. Kay Nanay Tire, isa. Nanay Marley, isa. Ano, na-late ka na yata. Nakuha mo ba to yung lahat? Parang duda ako sa nakuha mo po eh. Sa dami ng sinabi ko eh. O, mamaya ulitin ko. Si Faye, tigisa kayo. Tag-isa sila ni ano, si Faye, yung kanyang fiancé. Si Kim saka si Faye. Si Faye, Faye din kasi yan eh. No. Saka iba yung Faye na si Badrino ah. Iba yung Faye na ni Kim. Dalawa sila, tag-isa. Sino pa po?
Si Nanay Lourdes isa. Sina? Josiah isa. Yung pinangako mo sa akin na anong nanay mo, hindi pa nang bibigay hanggang ngayon eh. Kay Josiah isa. Sino pa? Wala na? Kay Sir Arnie, dalawa. Arnie. Kay Lian isa. Kay IB isa. Kay Grace, dalawa. Nakuha mo to, yang? Sino yan? I see nanay, Ma'am Arlene, dalawa. Sino pa? Wala na dyan? Wala na nagre-react dyan sa ano? Okay, wala na? Wala na? Wala na ang gustong mag-commit? Closing prayer na tayo. Okay, wala na? Kayo mga young people, yung mga pang-load nyo, i-commit nyo na lang kaysa naman mag-load-load kayo. Okay, wala na? Okay na? Pati nga, basahin natin dito. Baka may na-miss tayo. Pag-in nyo, pag hindi kayo nailasta, Yung friends. Isa. Si Juan isa, binisa mo. Okay. Ano yan? Naglilista ka rin? Tingnan nga natin kung ano yung mas reliable dito. 38 pieces times 300, magkano? Multiply agad. Magkano? 14,400. Kasya na ba yun, brother? Kasya na yun? Kasya na yun? Okay. Ito, baka mayroong na-miss ha, na hindi na ilista. Si, sa akin, lima. Kay Joshua, isa. Brother Efren, dalawa. Krisha, isa. Isa lang ba sa'yo? Diba, dalawa? Dalawa to eh. Masa may si Toyang eh. Sino to, Toyang? Lonyo. Sino tong Lonyo? Ha? Tonyo? Tika. Sino to? Halika rito. Anong? Sino yan? Okay. Si Louie isa. Si Faye isa. Dalawa pala kay Faye, no? Ay, kay Faye to na ano? Kachok isa. Tatay Erning isa, Tatay Joe isa, Faye isa. So, si Faye. Yung isang free na ito, dalawa. Kay Jap, lima. Kay Ma'am Diane, isa. Kay Nanay Merly, isa. Nanay Marina, isa. Kay Arnie, dalawa. Angelo, dalawa. Nanay Tira, isa. Kim, isa. Lourdes, Nanay Lourdes, isa. Josiah, isa. Kay Arnie, dalawa. Sino itong isang... Marlene, dalawa. Lian, isa. Grace, isa. Dalawa. Si Arlene, isa. Ay, dalawa pala to si Arlene. Joanne. Isa. Sino hindi nakalista? Nanay Marina. Nanay Marina, isa. Sino pa? Ma'am IB. Yan, si Ma'am IB. Ah, ito si IB.
ko naman tong kay ano kung tama. Ilan to sa iyo, Toyang? Pastorik, lima, Joshua, isa, Krisha, dalawa, Faye, Kachok, isa, Louis, isa, Erning, isa, Tatay Joe, isa, Faye, isa, Jeff, lima, ang Dayan, isa, Naimaring, isa, Nay Lourdes, isa, Arnold, dalawa, Angelo, dalawa, Nay Tira, isa, Nanay Merle, isa, sino to? Kim, isa, Isaiah isa, Arnie isa, Lian isa, Ivy isa, Grace isa, ay Grace dalawa, Arlene dalawa, at si Joanne isa. Sino ang hindi natawag sa mga nagtaas ng kamay? Na Arnold dalawa. Ah, dalawang po. Wala kayo, ano? Ay, dalawa lang, dalawa lang. Sino pa? Merong gustong magdagdag? Wala na? Okay na? Ay, si Mariah. Hati sila sa isa. Okay. Sige. Isat kalahati. Ay, kalahati, yung dalawa. So, isa na lang para sa kadalawa. Dalawa na lang? Okay, sige. Isa. Isa. Sakidagdag na lang si Mariah saka si wala na? Wala na? Wala na? Okay, kung wala na, mananalangin na tayo. O, sige, mamaya na. Okay, kung wala na, tayo mananalangin. No? Mabalik po tayo at 5 o'clock in the afternoon. Okay? Tayo po lahat ito, tayo mananalangin. Parang ayaw niyo pang umuwi. Okay, tayo po mamalangin. Let's pray. Takilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos pong service sa maghapon. Thank you so much sa lahat po ng natong hayan po namin. Lalo tigit sa napakinggan po namin salitaan niyo, Panginoon Diyos. Patuloy po itong palaguin sa puso at isipat ng bawat isa. At sa pansamantala po namin, pag-iwahiwalay, ingatan mo po ang iyong mga anak, makarating, makauwi sa kanilang tahanan. At sa araw na sa oras ng alas 5, ay ibalik mo po kami para sa aming afternoon service. Pagpalain mo po ang bawat isa, and also make us a blessing, Panginoon Diyos, sa bawat isa. Ingatan mo po ang iyong mga anak na babiyahi pa uwi. At salamat po, Panginoon Diyos, ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. At muli patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you and good day.